So nagsanip po sa akin kayo ng dalawa. Opo, inad ko po siya sa FB. Ayun, para isumbong. Opo, kasi kasal po sila, kaya ako po kasi parang walang laban. Dahil sa kanya, maayos natin ito problema. Mr. Kasayuran, all the way from Oman. Yes, po. Sir, andito ngayon si Rulisa. At andito rin ngayon si Mr. Ninyalga, si Evangeline na misis ni Armando ay girlfriend mo ngayon. Hindi po, hindi po. Matagal na po yun, sir. Di ba umamin ka na kayo? Hindi, kayo ang nag-iisip niyan. Hindi, di ba sinabi mo sa akin nung ano, November 5 kayo nag-umpisa, tapos December 7 may nangyari sa inyo. Tapos noon yun, di ba nag-ayos na tayo, di ba? Paano mag-aayos? Oh. Tinutuloy-tuloy nyo pa rin. Nakikita pa nga yung mga picture nyo update eh. Ginawa pa nga pong profile pic nung babae niya yung picture nila eh. Yung mga picture na yan, noon pa yan. Kailan mo nakita yung profile picture? Ito lang po, April. Kahit ako eh, mga kapatid ko nakita din. Eh sir, itong April lang po. Yung babae po ang magpapaliwanag po ng last niyan. Nung nag-away kami ng misis ko, siya pa ang nagpatunay sa akin na binigay pa yung picture nilang dalawa. Na may relasyon talaga sila. Para ito'y talagang may laban daw ako, sir. Pwede namin ito iparating sa Oman authorities sa pamagitan ng imbahada natin at sa POA. At makukulong ka muna bago ka ma-deport, sir. Pakulong doon o pa-deport dito? Pa-deport dito na lang po, sir. Tapos dito na lang kasuhan, sir. Dalawa. Huwag na pakulong doon. Kasi kung isumbong natin ito sa Oman government to government, isusumbong sila, aarestuin ito on the spot. Deport na lang po, sir. Sir Rolando, ipapa-deport na lang po namin kayo. Bakit naman po, sir? Ito po, may mga ebidensya. May mga ebidensya na pong hawak. Oh, ang dami, oh. Overwhelming to. May mga chat pa. Matagal na po yun, mga nasa motel sila. Yung babae pong magpapaliwanag ng lahat. May picture pa dito na nasa motel kayo, tapos ikaw half naked, pati si ma'am half naked, nakatakip nga lang ng tuwalya. Totally naked, as a matter of fact, na may tuwalya nga lang na takip, na halatang walang saplot sa after the towel. Kung ako sa iyo, sir, kaysa mapahiya ka, madideport ka. Ikaw na lang kung saan pumunta rito, umuwi ka na lang, kayong dalawa. Kasi sir, dadamputin kayo dyan, tapos dadaling kayo sa aeroplano nakaposas, mas nakakaya yun, sir. Ilang beses na po namin pinapauwi. Sir, kasi nabablanko po ang utak ko, sir. Kasi nabablanko? Problema. Ang dahilan. Sir, bigyan kita hanggang Monday na pag-isipan yan. Masaya ka na ba yung mga ginawa mo sa akin? O, bakit ako magiging masaya? Ikaw nga nauna dyan. Hindi ako nauna. Alam yung lahat. Anong alam lahat? Maayos na yan. Pero ano, may nagsulsul lang sa inyo na ganyan. Wala na kami. Ang gusto ko lang umuwi ka. Ano pa ang magiging future ni Rian? Isipin mo nga yan. Eh di sana, naisip mo rin yan noon. Di ba sabi ko sa ito, napaliwanag ko ang lahat niyan. Hanggang ngayon, sinusuyo ko kayo. Di ba lahat ng ginusto niyo, binibigay ko. Kayo ang importante sa atin. Tapos ganyan ang ginawa mo, nag-isa-usaw ka dyan sa problema nila. Umuwi ka na lang. Ano naman yan, ani? Di ba yan? Huwag mong sasabihin ng ganyan kasi kung hindi mo ginawa, walang awa ito, wala kami kay Sir Tolpo. Lahat ng yan, yung asawa mo, ang magpapaliwanag ng lahat yan. Hindi, yung picture na ngayon, alangan na edit yun, totoo yun. Pero noon pa yun. Nung nag-usap tayo, anong sabi mo? Best friend kayo, hindi pala. Nung nakita ko yung nasa kama na kayo, best friend sa kama. Kaya nandito kami ngayon sa kay Sir Tolpo, papakulong ko kayo. Ko kayo. So, tumigil ka na kung ayaw yung makulong. Wala kang silbing ama. Hindi mo pinag-isipan yung ano ng anak nyo. Pati yung asawa ko, isa rin yon. Nadisgrasya ako ng tricycle. Muntik akong namatay sa mga ganyang problema. Galing akong aguo. Wala akong kapira-pira. Hindi mo ba naiintindihan yon? Oo, aaminin namin. Inamin mo na pala eh. Di tapos na. Pero ang sabi ng asawa ko, hindi daw siya magpapahuli na buhay. Patay daw siya, sir. Kailan niyo sinabi yon? Kagabi lang, sir. Pero sir, matanong ko lang, paano niyo nakilala itong si ma'am? Facebook po. Hanggang sa nagkaroon ka ng relasyon? Opo, opo. Dalawang beses po kami nagkita pero isang beses lang po yan. So dalawang beses kayo nagkita pero minsan lang kayo nag-motel? Opo, yun lang po. Lagi-lagi yan kasi may DOP yan eh. Nagpalipat pa nga daw yung ano eh, misis ko ng DOP eh. Para magsabay mag-DOP eh. So ibig sabihin para sa'yo marami beses sila nag-hotel? Marami na yun, sir. Ma'am Evangeline? Yes po. Andito po ma'am yung inyong mister at andito rin po yung girlfriend ng inyo pong karelasyon dyan na si Rolando. Ang gusto kasi mangyari nitong dalawa nandito sa amin, isumbong kayo sa Oman authorities para kayo arestuhin, kayo ipadeport. Nangyari po yan, nagkaroon kami ng karelasyon ng taong yan noong October 6. Last po yan, nagkita kami ng lalaking yan. Sinabi ko po yan sa asawa ko at sabi niya tanggap niya ako dahil mahal niya ako. Wala akong nilihim dyan sa asawa ko na yan. Kaayos na ang lahat dahil nalaman na ang lahat nung may relasyon kami ng lalaking yan. Basa ko sa mga text niya sa asawa niya na tinukso ko lang daw kaya lumayo din ako. Ah, so hindi na okay magkarelasyon, matagal na? Opo, matagal na po yun. October pa po yun. Eh ma'am, ito raw April, nasa profile picture niyo pa rin daw? Opo, kasi yun po, kasal
kasalanan po yan ng asawa ko kasi lagi niya po pag nalalasing po ako, pag kailan nalalasing po po siya, sinasabi po niya na marumi na daw akong babae. Ayaw na po sa akin yan. Hindi na po na kami nagkikita niyan kasi nagpabalik ako ng agency noong yun po yung ano nila, isip po nila, ganyan po ang isip nila. Kasi nasa isang bansa po kami. Nagkikita pa rin yan? Patunay po niyan ang agency ko po, sir. Kasi nagpabalik ako ng January sa agency kasi umayaw ako sa unang amo ko dahil nahihirapan ako. Ang asawa ko po, gusto niya lang po akong umuwi kasi iniisip niya nagkakasama kami ng lalaking niyan. Sabi ko naman sa kanya, hindi kami nagkakasama niyan kasi hindi ako nakakalabas, pambahay ako. Ayos na po kami niyan, sir. Kasi nung March pa lang po, March 7, nandito yung resibo. Inadahan ko po yan, nagpapadala po ako buwan-buwan sa kanya. Ang pinakamababa po, 2,400. Pero ang matataas ko pong sa, padala po sa kanya, 26,000 to 15,000. Oo, sir. Mayroon yun, sir. Pero may nabili kami lupa. Tapos, sir, yung bahay namin, kahit pumunta kayo doon, nandun na nakapatayo na, sir. So, sir, hindi ka naniniwala dito sa sinasabi ni Mrs. na wala na sila nung boyfriend? Hindi ko naniniwala, sir. Kasi, sir, yung mga video nila, itong March lang po, may video sila eh. Binura lang, sir. Sabi ko isang beses akong nagkaroon ng kasalanan, nagsisisi ako. Pero inisip po kayo, lahat gusto nilang akong mapakulong para maging masaya siya. O, di ba meron kang ipinost na video ng day of nyo Lunes? Ang sabi ko sa asawa ko, o, bakit hindi ka kakundo tumatawag? Sabi niya, eh, hindi, nag-half day kasi ako. Ngayon pala, nag-date pala kayo. Di ba pinost mo pa ngayon? Hindi ako nakakalabas kahit paningin nyo dito ang employer ko. Ma'am, okay sa iyo sa pamagitan po ng polo. Check namin sa inyong employer kung ikaw ba may day off o wala. Meron po, sir. Pero nga nanganak po ang amo ko ng ano. So nakakalabas po kayo? Nakakalabas po ako, sir. Okay, kasi sabi mo hindi ka nakakalabas. Unang ano po yun, ng employer ko. Ngayon, nakakalabas ka ba hindi? Oo, nakakalabas po ako ng ano, dalawang beses. So kung nakakalabas ka pa rin, hindi, meron pa rin kayo pagkakataon na magkita ni Rolando. Wala na kami. Ano eh, ang gusto ko sana mangyari, mag-usap kayo, pero nag-usap na kayo, mukhang decided na to si sir. Kasi ang next move po namin, ito po mga picture na mga ebidensya matibay na merong hawak itong si sir, ipo-forward namin to sa Oman authorities. At alam niyo naman po siguro kung gano'ng ka-stick to dyan. Kapag nakita to ng Oman authorities, nako ma'am, eh merong katapat to. Or isang option, sabi ko kanina kay Sir Rolando, eh kaysa naman magkahiyaan pa, kaysa naman ma-aresto kayo dyan, mapapaya, mababalita pa kayo sa buong mundo at makikita nakaposas kayo o makukulong kayo, eh kayo nalang kusa ang umuwi dito at mag-usap-usap na lang kayo ng inyong partner. Bahala na po siya kung ganyan na, yan po ang gusto niya. O sabihin ko nga po yan. Nyati bagbagam. Nyati kaya ito mo pang mangyari nga talaga? Agawig ka dito yan, ta si Kaswom di kito yung nakmon, ta siyak tagbiro kon. Tim mo pinanonot di kito pray future ta nakon. Siyak timang ito ti future di kito nakon. Ta abali mo ta aramidang pinagbigyan kitan. Nasit kaya po talaga ipakulong na? Kahit kang ipakulong ka talaga nung magbatikas ka. Ganito po mama no. Balik ka rito, usap kayo ni sir. Marami pang pwede mangyari sa buhay mo, bata ka pa. Kaysa naman ma'am sa loob ka ng kulungan at makulong ka ng maraming taon. Makikiusap na lang po ako, tapusin ko lang po yung kontrata ko po dito. Ano, nagawig kan? Basta yun ko lang. Tapusin ko lang po yung kontrata ko po. Kasi kawawa naman itong employer ko. Eh, yung mga anak mo kawawa. Kasi walang wala po akong pera ni maiuwi pag uuwi ko. Yung hindi na? Hiling ko, pangako po, banbarin ko po ipapapadalhan. Hindi na, ayoko na. So, ma'am, tapusin mo natin pag-uusap. Kami po, gagawa lang ng hakbang. Pero meron pa naman pagkakataon kayo na mag-usap mamayang gabi siguro. Malay nyo, baka magbago pang isip nito. Pero kami, ma'am, umbisa na po namin yung aming action sa kahilingan po ni sir. Okay, last word po. Sige, basta umuwi ka, mag-ingat ka dyan. Mga baybay ang tabagbagay mo talaga nga, i-pamilya kit pang panunutan. So, ma'am, sisimulan po namin bukas yung action. Maliban na lang kung magbagong isip ni Sir Armando, so may pagkakataon pa kay mamayang gabi mag-usap dalawa. Pag sinabi ni Sir Armando bukas na yun pa rin yung gusto niya mangyari, bukas na bukas, ma'am, gagawin na kami ng action laban po sa inyo. Sige, salamat po, ma'am. Pag-isipan mo, mabuti ninyo. Kung bukas, yung pa rin po yung inyong gustong mangyari. Pero sir, ang nakikita ko rito is yung deport, medyo malabo yun. Yung kulong, mas malapit. Kasi ipo-forward natin yan sa Oman authorities. Makukulong silang dalawa. Okay sa yon. Depende kung anong batas ng Oman. Kung nilagay doon na 20 years, 20 years sila doon. Hindi ko naman matitiis yung asawa ko, sir. Pauwi na lang dito na sila ang Pag set ka na talaga, then bukas na bukas, hiramin natin yung mga ebidensya mo, forward natin sa Oman authorities. Matibay yan, sir. Tiyan mo ito, matapang. Oh. Usap din kayo ng dito kasi makakatulong din siya. Sabi mo sa akin kayo na, ano, laban. Ito kayo na makatras. Ano kayo kayo ng dalawa na lang? Ay, gusto ko, sir.
Ha? Gusto mo? Oo. Oh, maganda ba si ma'am? Inamon ko na nga sir eh. Ang sabi mo sa kanya? Sabi ko sa kanya, kung gusto mo, ginawa nila na nandun sila. Tayo na rin dito, ako sir. Oo, totoo. Okay naman, friends. Ang problema sa akin kasi kasama ko sir eh. Okay. Kaya ayaw pa ni ma'am. Paano kayo nakita? I-add niya ako sir. Tapos ano? Pinunta mo po siya sa mga picture. Pinasa niya sa akin yung mga picture. Tapos blinak ko naman. Blinak mo siya? Ayaw niya po kasi maniwala. Kasi ayaw niya maniwala. Ayaw ko na masira ang pamilya ko. Kasi ang dami kong trabaho. Nagtatanim ako ng talong sir. Sa ano? Sa okay. Santa Maria. Tapos tanod pa ako sa Santa Maria. Ako, ah, tanod kayo sir? Sir. Okay sir. Tapos driver pa ako ng tricycle doon. Titinda pa ako ng gulay doon sir. Ilan po anak niyo sir? Dalawa lang sir. O maswerte si Mrs. Maswerte sir. Wala sir. Hindi kayo katulad ng mga ibang dependent ng OFW na Waldas pera, inom dyan, sugal doon. Kahit pumunta kayo sa amin, sir. Kukulang daw ako sa kanya, sir. Eh. Ano raw yung pagkukulang mo? Iwan ko. Kung anong pagkukulang ko, eh, may bibigay ko naman. Kahit hindi siya mag-abroad, eh, mabubuhay naman kami. Kulang siguro sa ano, sir. Eh, naghahanap pa siguro ng iba, kaya yun. Robust siguro? Siguro. Pero, si ma'am to, tumatawa. Ah, uwi na kayo. Bukas, balik ka rito. Oh, sir. Okay, ma'am? Dalawa kami, sir. Opo. Ay, oh sige, ikaw, bahala ka. Yes, okay ba kayong dalawa, ma'am? Dalawa daw kayo balik dito. Oo, dalawa kami, sir. Okay ba? Mm-hmm. Oo, dalawa. Sige. Salamat, sir. Sige. Misis ko sir, eh, ayos na kami. Ah, kaya ka napunta rito para sabihin ayos na kayo. Magpasalamat lang ako sir sa inyo. Akala ko ididipon na natin. Okay na, o, sige, sige. Ayos na kayo ni Misis? Ayos na kami sir, ni Misis. Paano kayo nagkayo sir? Humingi siya ng tawad sa akin at nagdadalubhasa sa ihak. Siyempre okay. Ako naman eh, iniisip ko yung mga anak ko. Yung mga anak ko eh, sabi niya patawarin ko na si mama nila. Yun na lang para ano, wala nang gulo. Napakabuti mong tao, sir. Oo, sir. Yun na lang ang gusto kong mangyari para wala na itong anong problema na to. Kasi sabi ng asawa ko, hiyang-hiya na daw siya sa ano, sa kasi nalaman na sa buong mundo. Isabi ko naman, huwag kang mahiya kasi kung ano ang tama, yun ang gawin natin, kako, sir. Kay Rolando naman, bahala na silang mag-asawa, mag-ayos. Basta ang sabihin ko lang, sir, huwag na mauulit yung mga bagay na ganyan. Ma'am Evangeline, good news po itong ibinibigay sa amin ngayon ni Mr. Ninyalga, si Sir Armando. Kayo na po ay magkabatinan. Pakatawaran na kayo, tama? Pinatawad ka na niya? Opo, salamat po sir. Ano po ang may gagaranti mo kay Sir Armando na wala na kayo ni Sir Rolando at kayo ay talagang magbabago na at hindi na maulit tong panuloko mo kay Sir? Mayingi po ako ng tawad po sa kanya dahil sa mga nabitawan ko pong salita. First time ba ito na nagawa ni Sis? First time lang, sir. Oh, okay. First time, sir. Okay yan, sir. Mm-hmm. Lahat naman tayo nagkakamali. Tao lang tayo, sir. Eh. Pero kung ito'y pang fifth time, sixth time, tataas ng kilay ko hanggang bubong. Oo, sir. Kumbaga, hello, di ba? Pero kung first time, sir, so bigyan ng second chance. Tama kasi yung ginawa mo, sir. Tama yon. Ang gusto ko lang, sir, dapat sana hindi na gagawin sa akin at magpirmahan kami sa harapan nyo, sir. Na, ano? Sige, sir. Pagbalik niya rito. At saka yung misis ko, dapat sana hindi na babalik dyan sa abroad na yan. Ayoko na, sir. Eh. Kailan ba matatapos kontrata mo, Ma'am Evangeline? Nakiusap po ako dito sa amo ko after Ramadan, uuwi na po ako. Hindi ka na uuwi dyan sa Oman? Opo, alaalam po sa mga bata. Okay, basta't importante, mabalik ka rito at i-banding ko kayo para naman umpisa kayo ng fresh at yung pong pagmamahala nyo ay pagtitibayan nyo muli. At ikaw naman, ma'am, hindi ka naman nagkulang sa pagpapadala ng pera? Hindi po. Ngayon po, nung nakaraang pong araw, pinadalhan ko po sila dahil tinanong ko kung may allowance po sila dyan. Nagpapadala siya? Opo, sir. Ang mga OFW talagang bayani. Palakpakan natin mga OFW natin bayani. Direct. Okay. Sige. So yun lang, yung pagkakamali niya na nakipagrelasyon siya. Opo, sir. At lahat naman tayo nagkakamali. Sinabi ang tao lang sayo. Tayo, sir. Eh. Habang nabubuhay tayo, tuloy-tuloy tayo nagkakamali. Lahat tayo, walang exception. Opo, sir. Ma'am Rolisa, okay na si Sir Armando at saka si Ma'am Evangeline, sila mag-asawa, okay na? Opo. Okay na rin ba kayo ni Rolando ng live-in partner mo? Okay na lang po kami para sa anak namin. Ang inaano ko na lang po yung sustento. Pero yung sa amin, ayoko na po eh. Okay. Opo. Rolando, kakayuran. Okay na si Armando at saka si Evangeline. Kayo naman ni Rolisa, kumusta? Napag-usapan na po namin yan, sir. Para sa basa na lang si Walter. Magbibigay ka ng sustento? Yes po. One-one naman po. Huwag mo nang guluhin si Ma'am Evangeline, nananahimik na siya ngayon, okay? Okay po, sige po, wala pong problema, sir. Sige, ingat po kayo dyan, Ma'am Evangeline. Okay na pala, maganda, good news to, okay?
Salamat po, sir. Sir Armando, good news nga talaga to. Sige, pagbalik ni Ma'am Evangeline, balik kayo rito. I'll see what I can do. Ibabanding ko kayo. Okay, sir. God bless po, sir. Ingat po kayo, sir.